Ang border ng Russia ay isa sa pinakamahaba at pinakamalawak na international na border sa buong mundo, na umaabot ng higit sa 20,000 kilometers at dumadaan sa 14 na magkakaibang bansa at ilang bahagi ng tubig. Ang seguridad sa border ng Russia ay isa sa mga pangunahing prioridad ng gobyerno ng Russia dahil sa laki ng strategic na kahalagahan nito. Pinapatupad ang seguridad sa border ng iba't ibang agency tulad ng Federal Security Service o FSB at ang Border Guard Service. Ngunit sino kaya ang nasa likod ng paglusob na ginawa sa Russian border? Ito na ba ang simula ng pagbagsak ng Russia? Totoo kayang ang paglusob sa naganap sa Russian border ay maaaring magpasimula ng World War III? Iyan ang ating alamin. Ang border ng Russia ay kinabibilangan ng iba't ibang mga geographical na katangian. Mula sa matatarik na bundok hanggang sa malawak na kapatagan, makakapal na kagubatan at yelo sa tundra. Ang border ay tatak ng iba't ibang natural na mga border tulad ng mga ilog, lawa at mga bulubundukin. Pati na rin ang mga artipisyal na tanda tulad ng mga bakod at mga posting pang border. Ang mga pagtawid ng border sa pagitan ng Russia at ng mga kalapit bansa ay nag-iiba sa sukat, infrastructure at dami ng trapiko. May mga pagtawid na pang-international na malalaking checkpoint na may malawakan na pasilidad para sa pagsusuri ng kargamento at kontrol ng imigrasyon. Habang mayroong ding liblib na mga posting panghangganan sa mga lugar na bihira ang populasyon, ang border ng Russia ay naglalarawan ng mahalagang papel sa pagpapanday ng geopolitical na dynamics sa rehiyon, lalo na sa usapin ng kalakalan, migration at mga relasyong pampolitika sa mga kalapit bansa. Ito rin ay isang pangunahing ruta ng transit para sa mga kalakal at enerhiya na naglalakbay sa pagitan ng Europa at Asia. Sa kabuuan ng border ng Russia ay isang komplikado at dinamikong border na nagpapakita ng lawak ng bansa, iba't ibang anyong lupa at strategic na kahalagahan ito sa pandaigdigang arena. Ngayon, balikan natin ang ginawang paglusob ng Ukraine sa Russian border. Sinasabing sa naganap na pagsugod ay maraming planta ng langis sa Russia ang sumabog at nasira. Ito raw naman talaga ang target ng Ukraine dahil alam nila ang napakahalagang papel ng langis sa Russia. Ito ay isa sa malaking pinagkukunan ng pera ng mga Russia. Gayun din, isa rin itong kasangkapan para mapagalaw ang kanilang mga machines at weapons o military equipments tulad ng tangke. Kaya kung mawawala ito, malaking kahinaan iyon para sa Russia. Isang armas nga ring maituturing sa Russia ang kanilang langis nang dahil nga sa nagtagumpay ang Ukraine sa pagpapasabog sa ilang planta ng langis sa Russia, nagsiklab ito ng matinding galit sa Pangulo ng Russia na walang iba kung hindi si Vladimir Putin. Ipinangako niya na hindi niya palalampasin ang nangyaring ito at hindi siya titigil hanggat hindi nakakapaghiganti sa Ukraine. Sa kabilang banda, mayroon na ring mga armadong mga kalalakian ang lumusob sa Russia na sinasabing hindi nga raw mga Ukrainian ang mga ito, kung hindi mga Russian din na nagre-rebelde at o hindi sumasang-ayon sa ginagawa o pamamalakad ng mga kasalukuyang gobyerno sa Russia. Ito ay isang grupo na pinangalan ng Freedom of Russian Legion na binubuo ng mga miyembrong galit kay Vladimir Putin. Isa lamang ang grupong ito sa maraming mga unit na nilalabanan ng Russia para sa Ukraine. Ang pagpasok ng mga sinasabing paramilitary group na ito sa ibang bahagi ng Russia kabilang na sa bansang Tetkino ay isa sa mga lubos na ikinagalit ni Putin. Binigyang din naman ng mga Ukrainian na hindi sila ang nasa loob ng Russia kung hindi mga Russian din na nagre-rebelde nga sa gobyerno. Ang malamang na utak ng kaguluan o labanan sa loob ng border, may nakapagsabi rin na isang political analyst na hindi mapipigilan ang mga ganitong labanan sa pagitan ng Amerika at iba pang mga bansa na kalaban ito. Ngunit ang digmaang mangyayari ay malabong maging katulad ng mga dating digmaan sapagkat nakikita niya raw na mahina ang mga kalaban ng Amerika. Talagang malalim ang mga pangyayari sa issue sa kasalukuyan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang sitwasyon ay may malawak na epekto hindi lamang sa rehiyon kundi maging sa buong mundo, lalo na sa larangan ng geopolitical at seguridad. Una, ang hindi paggamit ng Russia ng kanilang pinakabagong armas tulad ng T-14 Armata Tank sa Ukraine ay nagpapakita ng kanilang pag-iingat sa paggamit ng teknolohiya at ang posibleng epekto nito sa kanilang reputasyon.
Bukod dito, maaaring may mga problema sa pagmamanufaktura ng armas na ito na maaaring nagiging hadlang sa kanilang paggamit nito. Pangalawa, ang desisyon ni Putin na hindi sumangguni sa direktang konfrontasyon at pabora sa hybrid warfare ay nagpapakita ng kanyang diskarte sa pangasiwa ng mga krisis at ang pagnanais na maiwasan ang mas mataas na panganib na maaaring dala ng bukas ng pakikipaglaban. At huli, ang papel ng mga kasosyo ng Russia tulad ng China, Iran at North Korea sa pagtulong sa pagsustento ng kanilang ekonomiya laban sa epekto ng mga sanctions mula sa kanluran ay nagpapakita ng pagbabago sa dynamics ng kapangyarihan sa pandaigdigang komunidad. Kamakailan lamang ay napabalitang tuluyan na ngang nilusob ng Ukraine ang Russian border. Saan nga ba nagsimula ang alitan ng dalawang bansa? Ang labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagsimula sa mga komplikadong issue at mga pangyayari sa kasaysayan ng dalawang bansa. Isa sa mga pinakamatinding issue ay ang pag-aari ng Crimea, isang rehiyon na dating bahagi ng Ukraine ngunit annex ng Russia noong 2014. Ito ang naging simula ng masilimuot na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang labanan sa Russia at Ukraine ay tumindi sa larangan ng politika, militar at ekonomiya. Ang Ukraine ay naghahangad ng kalayaan at soberanya laban sa impluwensya at panghihimasok ng Russia. Habang ang Russia naman ay nagtutulak para sa interes nito sa rehiyon at sa pagpapanatili ng kontrol sa mga teritoryo at ruta ng transit sa aspeto ng militar, naganap ang tunggalian sa silangang Ukraine, partikular sa mga rehiyon ng Donetsk at Luhansk, kung saan ang mga pro-Russian separatists ay naglalaban-laban sa puwersa ng Ukrainian government. Ang labanan na ito ay nagresulta ng libo-libong pagkamatay at pagkasugatan, pati na rin ang paggawasak ng infrastructures at kabuhayan ng mga residente sa nasabing mga rehiyon. Sa mga international na level, ang labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagdulot ng tensyon sa buong mundo, lalo na sa relasyon ng Russia at mga bansa sa kanlurang Europa at Amerika. Ito ay nagdulot ng mga patakaran sa pagtutol sa mga pagsasanay militar na nagpapailalim sa hidwaan at hindi pagkakaintindihan sa rehiyon. Ang teorya na ang mga giyera sa kasalukuyang panahon ay hindi magiging katulad ng mga digmaan noong ika-20 siglo ay talagang napakalaga at kakaiba. Sa katunayan, maraming eksperto ang sumusuporta sa ideyang ito na binabase nila sa mga pagbabago sa dynamics ng digmaan at mga conflict. Napakalaga ang pag-unawa na ang mga malalaking bansa tulad ng Amerika, China, Russia at iba pa ay maaaring hindi direktang makisali sa malawakang digmaan dahil sa mga hamon at panganib na kasama nito. Salit, mas ginagamit nila ang iba't ibang uri ng proxy warfare tulad ng economic war, political conflict at suporta sa mga rebelde at terorista. Ang kaso ng China ay gumagamit ng economic war laban sa Amerika sa pamamagitan ng isang trade war ay isang magandang halimbawa. Sa ganitong paraan ay hindi nila kailangang mag-ambag ng maraming kayamanan at buhay sa isang malawakang gyera. Ngunit patuloy pa rin nilang nakokontrol ang kanilang interes sa pandaigdigang ekonomiya. Ang paggamit ng political conflict ng Russia sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga operasyong pang-propaganda at pang-impluensya sa ibang bansa ay isa pang halimbawa ng bagong anyo ng digmaan. Sa halip na buksan ang malawakang labanan, nagtagumpay sila sa pagpapakalat ng pagkagulo. Nagtatagumpay sila sa pagpapakalat ng pagkagulo at pag-alala sa mga kalaban sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Tama rin ang teknolohiya ng digmaan ay nagbabago. Ang pag-unlad ng mga 5th generation fighter jets tulad ng nabanggit ay nagbibigay ng bago at nakababahalang kakayahan sa mga bansang mayroon ito. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga para sa mga bansa tulad ng India na mag-invest sa kanilang depensa upang mapanatili ang kanilang kakayahan sa gitna ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Sa kabuuan, ang pag-unawa sa mga bagong uri ng digmaan at conflict ay mahalaga upang magkaroon ng tamang hakbang sa pagtugon sa mga ito. Ang adaptasyon at pag-unlad sa mga strategy at kakayahan ng depensa ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa kasalukuyang mundong geopolitical. Sa kabilang banda, tumpak ang punto na ang seguridad ng Europa ay nakasalalay sa pagtugon sa krisis sa Ukraine at sa pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang pagtutulungan sa pagitan ng mga miyembro ng European Union o EU
at ang pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa depensa ay mahalaga upang mapanatili ang seguridad at katatagan sa Europa. Sa kasalukuyang sitwasyon, mahalaga na ang EU ay magkaroon ng malakas na posisyon at maging matatag sa pagtanggi sa anumang pag-aagawan ng teritoryo at paglabag sa pandaigdigang batas. Ang pagpapalakas ng kakayahan sa depensa at ang pagtutulungan sa pagitan ng mga miyembro ng EU sa larangan ng seguridad ay magbibigay ng lakas ng loob sa Europa laban sa anumang banta sa seguridad mula sa anumang panig. Bukod dito, ang patuloy na pagsuporta sa Ukraine kasama na ang pamamahagi ng tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng sandata at suporta sa ekonomiya ay mahalaga upang maipakita ang determinasyon ng EU na hindi nila pababayaan ang kanilang mga kaalyado at ang prinsipyo ng soberanya ng mga bansa. Sa kabuuan, ang pagiging malakas at determinado ng EU sa pagtugon sa krisis sa Ukraine ay hindi lamang nagpapanatili ng seguridad sa Europa, ngunit nagpapakita rin ng kanilang dedikasyon sa pandaigdigang kaayusan at kapayapaan.